bro, mga kabro. Magandang hapon sa ating lahat. Meron pa akong nadaanan dito, isang babae po na nagtatapos po ng tubo. Yung naghalbis ng tubo po. At saka nangunguha ng tawag nito, paka. Yan, dito lang po sa gitid ng kasada. Tanong nga ate, ano bang pangalan mo ate? Alma. Alma? Pero kayang-kaya mo itong trabaho na to? Trabaho ng lalaki ito ba? Ito naman ang trabaho na mo, sa bata pa kami. Ha? Ito lang trabaho na mo, sa bata pa kami. Ito na ang trabaho niyo mula nung bata pa kayo? Magbunot ng damo at saka magtanim ng paka. Nakakapagod po kasi trabaho po ng lalaki to. May asawa ka ba, ate? Wala. Bakit? Wala na. Manakit yun. Ha? Mamunog. Manakit? Mamunog ba? Oo, oh, mamunog. So, nasaan siya ngayon? Nasa Manila. Iwalay na ba kayo? Oo, iwalay na. Ilan ang anak nyo? Dalawa. Dalawa? Ikaw lang mag-isang mabubuhay sa dalawang anak mo? Yun po mga kabro, kakaawa po si ano, Ate Alma kasi po nagtatrabaho po siya, yung nagtapas po ng tubo. Napaka hirap po itong trabaho, lalo na babae po siya. Ha? Ano bang sakit mo ate? Guiter. Guiter? Oo. Pwede bang tingnan natin? Oo. So matagal na ba yan? 9 years na. 9 years? Hindi. No, 4 years. 4 years? Oo. Yan po si Ate Alma mga kabro. Mayroon po siyang sakit. Mga ano na daw, 4 years na daw. Dinadala-dala niya. Ah! Mayroon kang guiter? So hindi mo ba subukang ipagamot? May pangta. Walang pera? Oh, sobrang hirap sa buhay ngayon, no? Oo. So nagtitiis ka lang sa pag-harvest ng tubo? Oo, basta lang na kitaan. Mayroong makakitaan, no? Ayan. Mayroon talagang buhay. Oo. Yan, ikaw lang mag-isa, ate, ngayon? Oo. Saan yung mga kasamahan mo? Mga bata. Mga bata lang? Mga yung mga anak mo? Ako yung anak mo, ako yung anak. Ah, yung babae? Mm-hmm. Yung kanina? Oo, bata lang. Oo. Yung mata lang na ito, pangdako na. Ang? Ang isa na kagamat, pangdako. Yung mata mo, no? Medyo lumalaki na? Oo. Dahil yan sa ano ate, glitter ate. Hindi mo ba napatingin, nasubukan mong mapatingin? Mapatingin sa doktor? Ha? Yung maliit pa yung glitter mo? So anong sabi ng doktor? Nakakulit pa. Glitter. Ano ba siya? Toxic o hindi? Parang tunsil man umpisaan eh. Tunsil lang? Hmm. Tapos lumala no? Oh, laman niya sa suod. Delikado yan ate, pag-toxic. Delikado ito. Oh, anong sabi ng doktor, delikado daw? Oh, okay. Laman sa suod ang buwan. Pero sana daw kung nasa gawas ko. Oh, kung nasa labas, no? Pero nasa ilalim. Delikado, no? Kailang ate, ako din. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Alang, magpala man, mag-ulang min, kuman ba? Ha? Saan na may katuwig ang Mayo? Dire? Oo, dire. Saan kayo naninirahan noon? Manila. Sa Manila? Ano bang trabaho niyo noon sa Manila? Kasambahay lang ako noon. Ah, kasambahay? Nag-asawa. So, taga saan ba yung asawa mo? Taga Manila, sa. Oh, so bakit kayo na padpa dito? Taga dito ba kayo? Oo. Oh, naga dito yung kami. Araw oh. Malaya. Oh, nandiyan ang bahay mo. Ay, sobrang puting sakyanan. Oo, oh, nandiyan ba? Kapag. So, ikaw na lang mag-isang bumubuhay sa anak mo kasi hiwalay na kayo sa asawa mo? Oo, ako naman. Saan na ngayon ang asawa mo?
Nagpakasarap sa buhay niya. Nagpakasarap sa buhay niya. Mayroon siyang iba? Oh, alas yung asawa. Ha? Alasinggiro. Alasinggiro yung asawa mo? Tapos mamulog man. Ay, manakit. Ako, pag manakit, ate, sobrang mahirap talaga. Pag manakit na yung asawa mo. Ayaw na ko, bangungon ko. Nagkasakit na lang ganito. Bangungon pa. Ah, kaya nga umuwi ka kasi dibunog pa ka, may sakit pa ka, mau nga ni uli na lang ka? Uli na lang ko, saka nagkasuhan ng duha. Ha? Saka nagkasuhan ng duha ba sa bata, nagkaso ba? Ha, nagkaso kayo. Yung mga bata mo, ilang taon yung panganay? Ha, 11. 11, at saka yung pangalawa? 8. 8? Nasa iyo lahat? Oo, nasa kawa. Yung mga anak mo? Oh, dapat lang nasa inay kasi minor de edad pa eh. Minor de edad pa. So, ate, medyo hapon na. Ba't ayaw kong minto? Napakipakahin yun. Ay, yan paka. Oh, yan itanim. Yan si Ate Alma, mga kapo. Sobrang hirap sa buhay. Kasi ito lang yung binubuhay niya sa dalawang anak niya. Pag ano po, tapas. Tapas ng tubo. Tapas, guna, pakal. Ah, guna, no? Magbunot ang damo. Magtapas, magtanim na po, paka. Magtanim na po, magtanim ng paka. Yung parang binhi, no? Ng tubo. Ayan. Oh. Sobrang hinap, ate. Sino ba yung nasa dyan sa unahan? Ang kapitbahay nyo? Sa Silingan, kapitbahay. Kasi ate. Kano bang kikitain mo sa isang linggo, ate? Kamusta? Kamusta pa lang naman ako. Ano? Sili ako, walo na ka ba na? Walo lang ka? Yeah. Tali? Oo, walo na. Po, mga kapro, walo lang po yung matapos niya ngayong araw. So, maliit, medyo maliit lang yung ano niya, kikitain. So, ikaw din ang magpasa natin? Hindi. Magkarga sa? May magpasa. Hala, iba yung magpasan? Ako lang magpusol at magpasa. Hmm. Magputol? Hmm. Driver sa kaya ng baulang. Ah, yung driver ng hauler, yun lang ang magkarga? Medyo hapon ako, pero ayaw pa niyang tumigil. Gusto pa niyang makaipon ng marami-rami. Ganyan po. Nahumay po, isang libong paka, 100 lang, 100 lang. So, ilang, hindi umabot ang 100? 500, so 50? 50? 50? 50 lang daw mga kapo. Kasi hindi pa umabot ng 1,000. 1,000 daw, 100. Mayroon ka bang bahay dyan ate? Oo, parang maraan. Sa mama mo, sa nanay mo? So, nag-ano lang kayo dyan? Nakikitira lang kayo sa mama mo? Hmm. Aming sariling balay. Ha? Aming sariling balay. Wala kayong sariling bahay? Sa kurang ilahan na. Oo, ganun ba? Mas gustuin pa ng asawa mo sa doon siya sa barkada kaysa pamilya niya? Sobrang hirap talaga. Sobrang hirap talaga. Pag walang katuwang sa buhay po. Walang katuwang sa buhay lalo't may mga anak. Si Ate Alma po nagpupursige sa buhay. Yung ang mapait mga kablo kasi mayroon siyang sakit. Parang ano daw, toxic waiter na patingnan daw niya sa doktor. So, parang hindi maganda daw yung resulta kasi nasa ilalim daw. Tumubo yung waiter. Okay lang daw pag nasa labas. Ang trabaho po ng laki ito mga kablo, hindi po gawain sa babae ito. Sobrang ano po talaga si ate, kawawa. Pahinga ka muna ate, magmirinda ka muna, bigyan kita ng pangmirinda.
medyo hapon na din. Ate, tanggapin mo ito ate, kunti lang ito kasi tapos tayong kapira-pira ngayon. Pang ano lang mo, pang bili mo ng ulam at saka pang merinda mo. Yan ate. Ha? Oh, oh sige. Tanggapin mo lang ate. Huwag ka nang mahiya. Makakatulong to sa inyo kahit maliit lang. Ha? Mayroon ka ng pambili ng ulam? Anong masasabi mo ate sa kunting grasya natin ngayong hapon? Salamat sa inyo. Yakin ba siya? Walang ano man ate. Pasensya ka na ha. Maliit lang talaga yan. Yan mga kabro, subukan po natin ang pinagawa ni ate. Masubukan po natin kung gaano ito kahirap ng may kapasiro. Lang yung trabaho ng tatay ko ng high school pa ko so napakahirap talaga itong trabaho na ito init at saka ulan yung rangkado talaga Yan mga kabro, tulungan po natin dali si ate. Tikman natin. Yan. Parang sukal tamis. So ilang taon ka nakatira sa Manila, ate? Kamang crazy ako. Umalis na ako dito sa lugar na to. Ngayon, nagtrabaho ako sa ibang lugar sa Cebu, Baskerville. Sa Cebu, oh. Ano ano pang trabaho mo doon sa Manila? Kasambahay. Kasambahay? Bahay. Ganun ba? Nagsasapalaran ka doon? Hindi dapat natin ikahiya kasi yan ang realidad eh, di ba? Ito po yung mga anak ni Ate Alma, mga kabro. Yan, dalawa po, puro babae po. Pangalan mo, Inday? Abigail? So, ilang taon ka na? 11. Anong grade mo sa paratan? 6. Grade 6? Si Abigail, grade 6 na ngayon. So, module yung ano nyo, modular lang. Kailan pa upis-tupis? Bukas. Ito si Bunso. Pangalan mo, Bunso? Altia. Oh, ilang taon ka na? Ilang grade? 8. So, anong grade ka na sa paralan ngayon? Anong grade ka na? Grade? Grade 2? Grade 1 pa lang si Ate ya. And ito po yung dalawang mga anak ni Ate Alma, mga kapo. Siya lang po ang bumubuhay sa dalawang anak niya. Yung pagkakitaan lang niya po ay yung pagbunot ng damo, pagtatanim ng paka, ito, tatanim, at saka pagtapas ng tubo. Yan ate, hindi na ako magtatagal ha. Salamat kung makita ninyo. Yan po si Ate Emigay Musumad po mga po. Ganina, dinadaan lang niya sa
tawa-tawa lang yung ano, yung problema niya, pero sa totoo, meron po siyang mapait na problema ang dinadala po, kasi meron po siyang sakit, meron po siyang glitter po, yung parang ano na, toxic. So apat na taon na po niyang apat na taon na po niyang dinadala yung sakit niya po, at saka meron po siyang dalawang anak po na nag-aaral pa po. Siya lang po ang nagtataguyod sa kanyang dalawang anak, kasi yung asawa niya po iwalay na po sila kasi mananakit daw at saka lasing biro pa. And sige ate, hindi na ako magtatagal ate ha.